guys, good afternoon. Nandito ako sa labas ng terrace namin. Kung nakikita nyo, yung background ko. Ito yung labas ng tinitirahan ko. Ngayon, nag-iisip ako kung anong gagawin ko ngayong araw eh. Bala ko pumunta na lang ng center point kasi marami daw sales doon. Doon na rin ako magkikita ng kasama ko dito sa bahay. Okay, sige. Tutuwi ko kayo mamaya. Okay. Guys, ngayon, sasakay na ako elevator kasi sabi ko nga sa inyo, pupunta tayo ng center point kasi nga marami doon sales. Ang outfit ko ay sandals. Makikisakay lang ako dun sa bus namin. Hindi, bus ng company namin kasi nga kung mamamasahe pa ako, I mean, sasakay ako ng pang public na bus, aabutin ako ng wait lang ha, isang oras na biyahe. Unlike kung makikisakay ako sa company bus namin, mga 30 minutes lang, nandun na ako. Saka komportable pa siya, diba? Gusto ko talaga yung weather namin ngayon. My gosh! Mahangin! Tapos feeling ko ang ganda-ganda ko dahil sa buhok ko. Pero sabihin ko sa inyo, hindi ako naligo ngayon. Hindi ko binasa yung buhok ko ngayon. Walang basa-basa yan. Dito, maganda lang sa abroad kapag may mga sales, nakakatipid kayo. Lalo yung mga branded na mga gamit. Talagang mura talaga siya. Kaya nga, most ng mga OFW talaga, wala sila masyadong nasa-save. It's because, okay, dito na tayo. Papasok tayo sa may center point. Marami atang sales dito. Tignan tayo. May wala akong nabili sa center point. Actually, maraming sales. Kaya lang, ang problema is, wala akong nagustuhan doon. Kaya ngayon, dumana na ako dito sa may siomay. Nakain na lang muna ako ng siomay. Tapos, may nakita na naman akong sales doon ng mga shoes. Check ko doon, baka mamaya may mabili ako. Sorry guys, hindi ako pwede mag-video doon. Baka mamaya kasi bawal. Saka natatakot din ako mag-video doon. So, see you later guys. Guys, umasok na rin ako sa mga shoes. Wala pa rin akong makita. Siguro ngayon magmamax na lang ako. Kasi hindi pa tapos yung ano, kikitain ko si Ate Marison. Nagpapakulay kasi siya ng buhok. Pero, as after niya sabay na lang din kami mag-dinner. So, see you! Sorry. Ate Marison, mag-vlog ako. Ngayon guys, mag-ukay-ukay kami kasi wala kami napala sa mall. So dito makakatipid kami. Gato yung mga kuripot na kagaya namin. Saka first time namin pumunta dito sa ukay-ukay. Bye-bye. Mamaya papakita ko sa inyo. Guys, nakakatuwa dito. First time kong pumunta dito sa ukay-ukay nila. Tapos may nakita mo yung background ko. May kainan pa dyan. Piling ko na sa Pilipinas ako. Pasok tayo dito sa may love ng ukay-ukay. Ano, Ate Madison? May nakita ka na? Pinip ko na sa Pilipinas talaga. Guys, yung ukay-ukay dito, nag-o-open lang sila pag night. Pero sa umaga, close sila. Saka masama mag-ukay-ukay sa padahon ngayon kasi malamig. May isang tuno mo na yan. Parang
Guys, yung price ng Ukoy Aukoy dito is 5 to 25 dirhams siya. Pero ito ngayon, buwas nita ka 5 dirhams na siya. Ta-da! Si Ate Marison, pinipili pa rin siya. Pero yung price lang naman, magaganda ang mga Ukoy Aukoy. Parang price naman sa Pilipinas, pero mas maganda ang pela niya. Ate Marison, nakailang ano ka na? Ukay-ukay. Tapos nakikita niyo likit ko, pinipilahan ng mga kabayan kasi na may puto bumbong kami dito. Na-amaze ako. Bakit? Imagine na mo, 5 years na ako. Ngayon ko na na-discover na may ukay-ukay pala dito. At may ganitong mga Filipino street food dito. Hindi ko na nakikita niyo. Tignan natin yung kasama ko. Ay, hindi siya na yun. Namimili pa yung kasama ko. Ang dami niya napili. Ako isa lang. Thank you. Nakipag-negotiate si Ate Maris. Negotiate siya. Awa mo naman. 55 na lang. Wala lang yung free mo doon. Sa kabila. Kabila? Pwede mo pag-dram. Masukap mo niya? Ito, kala mo. Ito mga ganyan. Pati natutuwa ako. Nakapunta ka ba dito dati, Ate Marison? Tayo ay may langaw pa namang panahon na to. So, ang hima bawal. May langaw. May mga palaro pa dito. May pa-billboard. Ano sila? Billiard. Buti ko na sabihin may pa-billboard sila. Billiard pala. So guys, ngayon tapos na kami mag-ukay-ukay. At pauwi na kami. Actually, kumain kami sa Jollibee. Hindi na kami nag-vlog to kasi gutom kami. Dapat, kinuha mo yung empty na. Kung gusto nyo, empty na box na lang. At saka guys, may tip akong bibigay sa inyo. Actually, kay Ate Marison na tip yun. Pag-uwi kayo ng Pinas, huwag yung dadalhin yung mga damit ninyong mamahalin. So sa kanya kasi, kaya siya nag-ukay-ukay para sa dad na may uwi niya sa Pinas. At ipamimigay. At yun ang ipamimigay niya kasi totoo naman talaga. Usually yung mga kamag-anak mo, kapatid mo, kapag nakikita na yung damit mo, ina-arbor talaga nila. So pagbalik mo dito, wala ka ng damit na susuotin. So ngayon, nagkaroon ako ng idea, ganun din ang gagawin ko. Pag-uwi ako ng Pinas, mag-yukay o kaya bibili ako ng mga mumurahing damit na dadalhin ko sa Pinas para sa ganun. Kung aarborin nila, hindi masakit sa loob ko. Libre kayo ng tips sa amin, ha? Hindi ba yun na ano ako sa kalsada? Sige na guys, kami uwi na. Bye-bye. Next vlog na naman. Bye-bye.